Sa pumili ng balance card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung napapanaginipan ka ba ng iyong tao. I feel here na malabo. Kasi na-sense ko pinaprotektahan ka ng Panginoon against this person. Siguro tinatry niyang mag-manifest na mapanaginipan ka niya, pero hindi. Okay, hindi siya binibigyan ni God ng pagkakataon na makita ka sa kanyang panaginip. So, right away yung sagot is no. And I feel na babanggitin ng Panginoon kung ano yung kanyang dahilan kung bakit walang panaginip tukol sa'yo. I'm sensing betrayal. Betrayal of trust is what I feel here. Anyway, I'm also sensing na meron siyang tinatagong sikreto sa inyo. So, siguro this will be the other way around na baka ikaw yung nagkaroon ng panaginip about him or her. Pero siya wala siyang panaginip about you. Okay, so maybe nandito ka kasi nagtataka ka. So, i-clarify natin to gain more information. I feel na, okay, may nasense akong kakaibang bagay, guys. I feel na maganda kayo siguro or guwapo. And to be honest, pinagpapantasyahan niya kayo, yun ang nasense ko. Lalo na tuwing gabi, pero hindi siya nakakaroon ng panaginip about you. Siguro ginagawa niya yun to manifest na magkaroon siya ng panaginip about you. Kasi ko yung huli niyang iisipin. At inisip niya baka sakali na magkaroon siya ng panaginip about you. Pero hindi naman nangyayari. Okay? I feel na kung sino man to, wala siyang utang na loob. Honestly, whatever this person is manifesting, it will backfire on him or her. Okay? So, I'm sorry about that. Okay? Nandito na yung card sa saan. So, tinanong lang natin mamaya. So, anyway, ito yung iyong cards. So far naman, walang panaginip, okay? It's a no as an answer. I feel na yung dahilan dito kasi gusto niya kayo magkaroon ng anak, as you can see here. And this person can be very obsessive about you. Kaya niya siguro in-expect na dapat na naginip siya sa inyo. At saka, I feel here na yung kanyang pangarap ay anakan kayo, guys, or magkaroon kayo ng anak. And I feel here na pinakawalan ka ng Panginoon sa taong ito. Ito siguro yung tao na nakaranas na swerte siya sa'yo, honestly speaking. Manggagamit siguro itong tao na to at pinakawalan ka na ng Panginoon. Kaya I feel here na hindi ka nababalik sa kanya. I feel na yung rason kung bakit. Kasi siya ay stubborn, meaning hindi siya nagbabagong buhay. Maybe God gave this person a chance sa magbago. Pero dahil nga hindi siya nagbagong buhay, kaya nangyari is pinakawalan ka ng Panginoon sa taong ito. And if yun na naiyak siya kasi please encourage being here. So nakita kayo in this lifetime kasi ikaw yung tao na magtuturo sa kanya na dapat niyang paguhin sa kanyang buhay. Pero hindi siya nagbagong buhay. Kaya nangyari dito is nilayo ka ng Panginoon sa kanya. So far, mag-ingat kayo sa kanya, guys. Kasi meron pa rin siyang deceitful energy. At yung gusto niya mangyari is i-trap ka, so you can see here, with a baby. Kaya masyado siyang obsessed sa'yo. And possessive even. So mag-ingat ka talaga sa kanya. Next that we have is this one. So, to be honest with you, ito nga, inihiling niya na maging kayo uli kung kayo man ay magjowa before or magkarelasyon. Kung hindi man, okay, I feel na hinihiling talaga niya na magpakasal sa'yo. So, I feel like this person is kinda like manifesting you by distorting your mind, honestly. So, I'm not sure kung ano ginagawa niya. Baka ginagayuma kayo. Baka nagpapadala siya ng negative entities para guluhin yung isipan niyo or
pwede rin mga kakilala niya, naguguluhin ka. So for me, this transform being here, I kind of like feel like this is kind of like a break free card. Parang pareho, di ba? Parang nag-break free ka, kaya nagkaroon ng changes, di ba? So, tandaan mo na nilayo ka na ng Panginoon sa taong ito. Kasi nga, hindi siya mabuti, nagkapalit pala, pasensya na. Kasi hindi siya mabuting tao, manggagamit siya, nakita mo naman dito. At nagawin mo na yung purpose mo to show this person kung ano yung dapat niyang baguhin sa kanyang buhay. At dahil nga, hindi siya nagbago, mo isipin na nag-failed yung mission mo. Isipin mo na you did what you needed to do. Okay, so wag kang masyado may stress about sa mission mo. So you have the faith, maybe yung mission mo guys is, you know, magbago ng mga tao sa iyong buhay. Maybe madalas ka makatagpo ng mga tao na hindi mapuputi or hindi sila balanse sa kanilang buhay at ikaw yung tipong tao na, you know, mag-inspire sa kanila para ayusin yung buhay nila. Pero I feel na naiyak ka kasi I really feel like you're really longing for people who's like you. Pero laging binibigay sa'yo is yung mga tao na ganito, na may kulang sa kanila, dinadirect mo, and so on. Kasi yan ang mission mo. At least you're doing your mission work. Okay, that's what matters. Kung gusto mo talaga ng tunay na kaibigan, and then pray over it to God. So anyway, nga, fated naman kayo makita kasi binabalanse mo siya. And ito yung tao na madalas si malasin. I feel na talagang pinaglalayo kayo talaga ng Panginoon. Kaya siya nag-aaksidente kung ano nangyayari sa kanya. Kasi this person lives in the past. Meaning, hindi na siya dapat parte ng buhay mo sa ngayon. Kasi first of all, nag-failed siya. Maybe nagkaroon siya ng test. Maraming beses na test, talaga yung hinihintay ng Panginoon na magbago siya. Pero dahil nag-failed siya, so kaya nangyari is pinaglayo kayo ng Panginoon and it's fated to happen. Okay? At I feel na pinaprotektahan ka talaga ng Panginoon sa kanya, kaya wala siya napapaniginipan sa'yo. Okay? Kasi ayaw ni God na malaman niya yung nangyayari sa iyong buhay. You get my point there? Kasi tapos na yung connection ninyo. It's a thing of the past na. And this person has to move on from you and you have to move on from him or her already. Okay? At balansin mo na yung sarili mo. At I feel na wag ka masyadong mag-alala about this person. So you're divinely guided, as you can see here, to actually find the right people for you. Because I really feel na you're really longing for people na kagaya mo. Kasi siguro in this lifetime you have been alone, as you can see so far, guys. Okay, and ito kasi sa direction kung saan matatagpuan mo na talaga yung mga tao na talagang swak sa you, guys. Which is nice. I feel na may kinalaman ito sa yung work. So, meaning lang nun na may kilala mo yung tunay na kaibigan, tunay na, let's say, lover, kung lover yung hinihiling mo, by your work, okay? So, yun yung clue natin. At kung sino man itong sa past sa tao mo, guys, hindi siya yung the one for you. Yun yung dapat mong malaman. Kasi baka yung basa inyo, naguguluhan. Kasi kung ano-anong pinaglalagay sa inyo ng tao na to, kagaya ng gayuma at kung ano man, so sana wag na kayong malito doon. So you have the balance card here. So ito nga yung energy mo. You're definitely balanced and you're encouraging people to be like this as well. Pero sad news, guys. You know, itong tao na to, hindi siya nagbago. Okay? I think, okay, dito lang yung perspective ko. Kasi ito yung mission mo, diba? So, maybe yung mga tao na nararapat sa'yo ay yung mga tao na nagbago because they are inspired by you. Which is nice, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Some of you are destined to be an influencer kasi you're an inspiration to others. So, we have the Doom in reverse. So, to be honest with you, pinaprotektahan talaga kayo ng Diyos sa taong ito kasi ayaw na niya maging doom yung iyong buhay. Kasi maybe kung maging chaotic yung buhay mo. Kasi paangat ka sa ngayon sa ginagawa mo.
As you can see, say of the addict in either way, I think itong tao na to meron siya certain na addiction na dapat niyang bitawan at hindi niya siguro binitawan yun kung ano man. Kaya nangyari dito is inalis siya ng Panginoon sa iyong buhay. So with this one, siguro nag-aalala ka about this person, to be honest with you, kasi ayaw mo rin na malaman niya yung nangyayari sa'yo, okay? So huwag kang mag-alala kasi so far, hindi pinapaintulutan ng Diyos sa magkaroon siya ng panaginip about you. And of course, say thank you to God kasi hindi niya pinapaintulutan na magkaroon ng dreams about you, this person, okay? So we have the chase in either way. So this person could be chasing about you kasi this person miss you definitely. So we also have this one here in either way. So until now guys, kung sakali maging kayo ulit, gagamitin kanya muli sa pera. And we also have this, okay, in either way. So I think gusto niyang bumalik sa inyong buhay, pero hindi siya pinapayagan ng Panginoon. Kasi yung balak niyang gawin is anakan kayo or lagyan kayo ng anak, you know, para mag-i-stuck ka, honestly speaking, kaya napapansin mo sa yung reading na nagkakaroon siya ng kamalasan sa tuwing gusto niyang pumunta sa inyo. Kasi ayaw na ng Panginoon, okay, na maging kayo uli. Kasi nga, you know, this person failed the test. So anyway, tinan pa natin kung ano pang meron. Nagpasalamat kayo sa Panginoon sa protection na binibigay niya para sa inyo against this person. I feel na mabuti kayong tao at I'm also sensing na maka-Diyos ka. Kaya siguro, ganun na lamang ang pagpaprotekta ng Panginoon sa'yo. Which is definitely nice, okay? So far, this person, you know, until now, hindi siya malapit sa Panginoon at napaka-imbalance. So, siguro, you're encouraging this person to be actually active sa simbahan or pwede rin maging kagaya mo na malapit sa Panginoon. But sad to say, this person's ways already. I don't know if you're aware about it, but I kinda like feel that this person could be somebody who's a black magic user kasi napansin ko rin sa yung reading na ginagayuma kanya at kung ano, di ba hindi pwedeng gawin yun. So, yun, nalayo siya sa Panginoon. So, this person still watches you from afar, pero wala ka na talagang gusto sa kanya. Honestly, and I feel na yung gusto lang niya dito, based on your reading, is your money. Okay? Hindi ko nakita dito na intention niya mahalin ka. Intention niya ay kunin niya yung iyong yaman at gawin kang stuck. So, anyway, tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito kasi napansin naman natin na ginagayuma ka ng taong ito at may ginagawa siyang kalokohan din sa iyong mind at nag-i-ill-wish din siguro. I feel na kung ano man ang ilagay niya sa inyo guys, hindi tumatalab yun kasi based naman sa inyong energy, hindi yun talaga siya type, hindi yun siya trip. At I feel na wala ka ng pakialam talaga sa kanya kasi I feel na may galit ka sa kanya or may sama ka ng loob sa kanya. So, mangyari man guys, ilagay niyo yun sa Panginoon kasi hindi rin maganda na may grudges tayo within. Kasi, you know, singilin tayo niyan kapag nangyari na yung panahon natin. So, might as well learn to let go of the past and forgive. Okay, pero yun nga, you must move on din. So, anyway, yung karma ng taong ito, you know, buo na yung isipan mo na ayaw mo sa kanya. So, isa sa kanyang karma definitely ay rejection galing sa inyo. Dahil sa naranasan nyo na ninakawan kayo ng pera or ginamit ka ng taong ito. So, dahil doon guys, may kamalasan siya with regards sa pera, as you can see here. Kung sakali man may tinatago siya sa inyo or may sinabi siyang kasinungalingan, lalabas ang katotohanan guys.
with that card in reverse. At pinahagang tingin na lang siya sa inyo, ito yung kanyang karma, at hindi siya makakapunta sa inyo kasi pipilitin siya ng Panginoon na maging stagnant to the point na hindi siya makalapit sa inyo. I feel na kung sino man ito, guys, hindi talaga siya maka-Diyos, honestly speaking. And yun nga, lagi siya may issue sa kanyang pera, imbalance, kasi meron siya nagawa sa iyo na unjust. I feel na yung rason kung bakit kanya naalala, kasi gustong ipaalam sa kanya ng Panginoon na kailangan siya magbagong buhay at kailangan din siya mag-confess ang kanyang kasalanan kung may nagawa man siya sa inyong injustice, honestly speaking. At ka dapat pakawalan ka na niya kasi nga hindi maganda yung ginawa niya sa inyo. Siguro itong tao na to, hindi siya marunong umamin ng pagkakamali, honestly speaking. Kaya madalas, pinapaalala sa kanya ng Panginoon yung mga nagawa niyang kasalanan at pinipilit siya magbagong buhay. Pero yung masaklap dito, guys, you know, itong tao na to, they live in a certain way na illusion na inisip niya siguro na lagi siyang tama at wala siyang nagawang masama, but in reality there is, which is sad, okay? So I feel definitely na this person could have cursed you, kinayuma kanya at kung ano. So mangyayari din yun sa kanyang buhay na meron tao na manggagayuma din sa kanya at this person will have a connection with whomever that is, okay? At yung masaklap, guys, ay hindi niya ito mapapakawalan basta-basta. As you can see here, at dahil na-connect siya dito sa maling tao, this person will definitely have misfortunes. At saka, I feel here na stagnant yung kanyang buhay to the point na hindi na talaga siya makalapit sa inyo. Kasi hindi nga pinapahintulutan ng Panginoon na siya ay lumapit. Kasi siguro kung ano man siya, may masama siya intention. So anyway, that's it, guys. And remember na magpasalamat kayo sa Panginoon dahil pinoprotektahan kanya against this person. And God bless all of you.